So we will now proceed to our seventh lesson. So this is about dynamic equilibrium in translation. So ang analysis natin dito, class, is as a rigid body. So kung maalala mo kasi, class, dun sa lesson 6 natin, yung analysis natin dun is as a particle. So this time, class, ha, as a rigid body na ang ating analysis. So for this lesson, you must be able to explain the dynamic equilibrium in translation. So discuss natin ito, class, no? So mag-start tayo, class, sa pag-differentiate nung particle tsaka rigid body. So ano ba yung pagkakaiba, class, ng analysis as a particle and analysis as a rigid body? So kung ang object kasi, class, ay ina-analyze or ina-assume natin as a particle during rectilinear motion analysis, lahat ng mga forces natin na nag-i-interact dun sa object is aligned, no, dun sa axis na nagko-coincide sa particle located at the center of gravity. No, so kung halimbawa, meron tayong ano object, tapos itong object na to, merong applied force P, and then meron tayo ditong frictional force F. No, ngayon, kung i-analyze natin itong object na to as a particle, okay, so ang ginagawa natin, class, di ba, ang kinukuha natin na particle, no, is yung particle na nandun sa center of gravity, no, nung body. No, and yung particle nga na yan, class, no, dyan mag-a-act ngayon itong mga external forces na to. Diba? Na kaya nga kapag niredraw natin yung free body diagram nitong body na to or nitong object na to as a particle, ito yung itsura niya. No, yung mga external forces natin ay nag-a-act dun sa may particle. And kumbaga, para itong concurrent force system. Kasi yun nga, they are acting at a common point, diba? Yung force F na yan, tsaka yung force P na yan. No, they are acting at a common point since ang particle, 'di ba, point ang particle eh. 'Di ba? Kaya nga makikita mo, class, no, dun sa mga analysis ng particle natin, yung mga equations na ginagamit natin doon, ano lang, summation ng forces horizontal, summation ng forces vertical, 'di ba? Eh 'di ba ano 'yun? Doon 'yun sa concept ng yung doon sa may statics mo, 'di ba? So 'yun lang talaga yung mga equations na pwede mong gamitin kapag concurrent force system, 'di ba? Summation lang ng forces horizontal, summation ng forces vertical. Hindi tayo gumagamit doon ng moment. 'Di ba? Kasi nga concurrent yung mga forces, no? Okay. Ngayon, dito, class, kapag ano naman na rigid body na yung analysis natin, yung assumption natin na 'yon, no, na yung mga forces natin ay nag-a-act, no, doon sa kumbaga at a point, no, hindi na siya magiging valid, no, especially kapag yung objects natin, class, ay may considerable size, no? Nakapag malaki na yung object, ganyan, no? So dito, class, kapag analysis as a rigid body na, no, kino-consider na natin, class, yung dimension, okay, nung object, okay, nung body, kumbaga, no, even, class, yung positioning nung mga forces natin, no? Kasi hindi ito katulad nung dun niya sa particle, analysis as a particle, na yung mga forces natin, nagmi-meet lang sila at a common point. So this time, hindi na siya ganun, no? So kinoconsider na natin dito, class, yung position ng mga forces natin. Let's say itong force P na to, kinoconsider na natin position niya. Kinoconsider na natin yung dimension nung object natin, ganyan. So in this case kasi, class, sige, para maano mo, no? Ma-visualize mo. No, kapag ang assumption na natin, class, ay rigid body na, okay, exage lang natin, ha? So let's say yung force P natin, medyo itaas natin. Itaas natin siya na ganyan. Ayan, taas natin. So, yung distance D niya, let's say ito. Ayan, distance D. Mula sa ground, papunta dyan sa, let's say, force P na yan. Kasi kung imaginein mo, itong applied force P na to, kapag hinila niya itong block na to, or itong body or object na to, in that direction, class, would you agree, may possibility, class, na ito ay mag-tip over, itong object na to. Kapag ganyan yung positioning ng ano natin, ng force P natin. 'Di ba? So may possibility siya, class, na mag-tip over, no? So ganito, class, no, yung possibility ng pag-tip over niya. Tama. So pwede siyang mag-rotate, kumbaga, no? At kung yun nga, kung may tipping over na nangyayari, okay, so that means meron na tayong involvement dito ng moment, kasi ang moment rotation 'yun, 'di ba? So sa ano naman, class, sa moment, no, class, 'di ba, sa moment, ano, may involved doon ng mga moment arms. Tama. So ngayon, yung mga positioning, let's say, nung force P natin, even yung dimensions nung body natin ngayon dito, it will be ano na taken into consideration kasi magagamit sila as moment arm, no, kapag gumamit ka dito ng moment equation, no. So isang ano siya, no,
different siya dito, no, sa analysis natin ng particle at analysis ng rigid body. Dito sa analysis sa rigid body, plus gumagamit na tayo dito ng mga moment equations, no, hindi na lang summation ng forces horizontal or summation ng forces vertical. Okay, so dito class, yun nga, kapag nag-tip over siya dito, actually, itong point na to, tinatawag itong pivot, no, and yan din yung gagamitin mo na center of moment, no, kapag nag-take ka dito ng moment, let's say. Okay, sige. So, mula dito, sige, proceed tayo. Now, yun nga, para class sa rigid body analysis, to, ito mga importanting points ito. No, so, let's say meron tayo ditong car. Would you believe car yan? Yan ay car. May gulong na dalawa. Okay. So, ito class ay, let's say, this is a rigid body, no, na merong applied force P, meron tayong weight W, and then meron tayong frictional force at saka normal force, no, between the ground at saka yung mga gulong or wheels natin, no. Okay. So, dito class sa importanting point kapag ang analysis na natin ay rigid body, no, yung position class ng bawat external force ay significant na. No, kaya makita mo sa mga dynamic equilibrium na problems nga. Okay? So, may mga nakalagay na na dimensions, no, nakalagay na kung ano yung position ng mga forces natin, ganyan, no. So, kasi nga magagamit yung mga yon, no, yung mga dimensions or mga distances na yon, no. Okay. So, dito class, ha, tandaan mo na yung resultant of all external forces produces an acceleration at the center of gravity. So, let's say para dito sa body na to, okay, or rigid body na to, no, yung magiging resultant nito class, no, ay magpo-produce ng acceleration. And yung acceleration niya is mag-a-act dun sa center of gravity. O kumbaga dito, no, let's say ito yung center of gravity. Mag-a-act dyan. So, kung ang resultant niya halimbawa ay pakanan, kasi line ng force P, let's say, no, so let's say pakanan yung ano niya, resultant niya, so yung motion niya syempre pakanan din, 'di ba, and even yung acceleration niya pakanan din, 'di ba, so nakadepende, no, dun sa ano nga direksyon ng resultant or nung motion, kasi pare-pareho yung direksyon niyan class, eh, no, yung resultant, yung motion, tsaka yung acceleration, pare-pareho yung ano niyan direksyon nila. Okay, sige, ngayon plus meron tayong tinatawag na equilibrium force, no, nung resultant force natin, and that is known as the REF or reverse effective force. So ano ba tong reverse effective force na to? So ito class ay galing kay D'Alembert, no. So yung D'Alembert's principle, so nilagay ko siya dito. It states that the resultant ng external forces, no, applied to a body, no, composed of a system of particles, is equivalent to the vector summation of the effective forces acting on all particles. So, kung halimbawa, meron ka class, ano nga, rigid or non-rigid body, or in this case, rigid body. Let's say, meron kang rigid body, tapos yung rigid body na yun, may mga external forces. Ngayon, yung mga particles, dun sa rigid body na yung class, no, merong mga tinatawag na effective force yun. So, yung effective force naman, yun yung, kumbaga, resultant force dun sa bawat particle. Okay, yun yung tinatawag na effective force. Ngayon, magkatumbas daw, yun yung sabi ni D'Alembert. Ulitin natin, yung resultant daw ng external forces applied dun sa body, equivalent din siya dun sa resultant ng mga effective forces acting dun sa particles, no, nung body, nung rigid body natin. Ngayon, kung yung bawat particle natin class is acted upon by a force just equal but opposite to the effective force, no, thereby resulting in a set of reverse effective forces which will balance the impressed forces. No, so ang sabi dito class, yun nga, kung dun sa bawat particle natin, no, merong force na umo-oppose dun sa may effective force. Okay, so yung set of effective forces na yun class, no, tinatawag yun na reverse effective forces. And yung reverse effective forces nga class, binabalansin niya yung impressed forces. Impressed forces, yun yung external forces. Okay, so yun nga yung sinasabi dito class. Kaya siya tinawag na equilibrium force. Kasi yung reverse effective force class, no, ibabalansin niya class yung resultant force. No, so paano niya ba mababalanse yung resultant force, no? So yan ay axioms ng ano, mechanics, no? So paano ba mababalanse ang isang force? So kailangan merong another force na equal in magnitude, collinear in action, at saka opposite in direction. So yun nga yung REF. Ito class ay katulad ng magnitude, okay, nung resultant, tapos ka-opposite siya in direction, and at the same time it is acting through the center of gravity, yung REF natin. Okay?
So let's say yung resultant natin kasi na acting siya dun sa center of gravity. No? So yung REF mo, it will also act dun sa center of gravity. No? Kasi that collinear sila eh, for them to be balanced. No? Ngayon, ang REF class, tinatawag din siyang ano, ha, inertia forces ng particles natin. Okay? So para ma-visualize mo class, no, yung kung nasan ba yung REF dito or yung reverse effective force natin. So kung halimbawa nga, no, yung resultant niya natin, 'di ba? Let's say pakanan. And then yung acceleration niya also pakanan, acting dun sa center of gravity. And then yung motion niya pakanan din. So yung REF natin class opposite nun, no, yung direction, pero equal siya ng magnitude dun sa R. Okay, so yung REF natin, again class, this is always directed opposite nung acceleration, nung motion, nung resultant. Okay, pare-pareho lang kasi direction nung tatlo na yun eh. No? Okay, ngayon, sabi ko nga class, same sila ng magnitude, no, yung REF at saka yung resultant natin. And take note class, di ba yung R natin, dun sa Newton's second law of motion, equal siya sa W over G A. Tama, so yung REF natin class, ibig sabihin, since ang REF equal sa R, so ibig sabihin yung REF natin equal din sa W over G times A. Okay, take note of this class ha. Ang REF equal din siya sa W over G times A. Okay, sige. So, ito class, no, kung nagtataka ka, ano ba yung REF na yan? Actually nga class, no, yung REF na yan, yan lang din class yung ano, parang yan lang din class yung W over G A. W over G times A natin. No, dun sa may analysis sa particle. Diba? Yun nga, yung W over G A, ine-equate natin ito sa summation ng forces with respect dun sa axis kung nasaan yung motion. Diba? Kung yung motion mo nga nasa x-axis, diba? Yan ay equal sa summation ng Fx, kumbaga. Tama. So, ito ngayon class, no, itong REF na to, no, yan lang din yun eh, yung W over G times A na yan. Na ngayon, itong W over GA na to class, no, malilipat na siya dun sa left side ng equation. Kaya nga dito class, no, kapag nabuo na natin yung ano, yung kumbaga eh, free body diagram na inilagay mo na yung REF, no, pwede nang ma-analyze class, no, yung system using dynamic equilibrium. So yun yung topic natin dito, 'di ba, sa lesson na to. So eto class yung mga ano natin, dynamic equilibrium equations natin. Ito lang din yung mga ano, no, equilibrium equations natin sa statics. No, pero take note class ha, magkaiba ang dynamic equilibrium tsaka static equilibrium. Kasi dito class, hindi naman talaga equilibrium yung body, yung rigid body natin. No? So, ito ay ina-analyze lang natin as an equilibrium, as a dynamic equilibrium nga because of the REF. Pero kung tutuusin nga, sabi ko nga sa'yo kanina, yung REF, yan lang din yung W over GA. Diba? Na yung W over GA nga na yan class, nililipat lang natin dun sa kabila. No? So kung yan, eh, again, kung yung motion nasa x-axis, diba? Pwede mong i-equate yan sa summation ng Fx. Diba? So yung W over GA ngayon na yan, nililipat lang natin sa kabila. Halimbawa dito, no? Diba kung yung motion natin, no, kung yung motion natin dito class is pakanan, no, tas nasa x-axis ngayon, so itong igagamitin mo, so ang magiging sign convention diyan positive yung pakanan, I mean yung tama yung pakanan, no, so ngayon kung ia-apply mo yung REF dito, no, so ang mangyari kasi dito class, di ba, kapag inilipat mo siya sa kabila, magiging summation ng Fx. Okay, summation ng Fx is equal to minus W over GA. So equal to zero. Tama. So dito kasi class, yung REF, lagi siyang opposite nung ano eh, nung motion eh. Diba? So kapag halimbawa, nag-summation ka din ng forces horizontal dyan, equal to zero. So let's say positive yung, since yung direction pa kanan eh. I mean yung direction ng motion pa kanan. So yung mangyayari dito class, itong REF ngayon na ito class, no, masasama siya dito. Tama, isasummation mo yung mga forces na horizontal, ito, 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 no. Tapos masasama dun class yung REF. Tama, so summation ng forces horizontal, kumbaga, ang masama dito sa summation ng forces horizontal, yung mga yan, F1, F2, tsaka masasama din yung REF. Pero yung REF mo in this case class, no, since opposite siya nung motion, negative REF na siya.
Tama, which is ito nga yun. Itong negative W over GA na yun. So parang yan yung REF, kumbaga. Nilipat mo lang siya dun sa kabilang side. Pero since ang mangyayari nga class, no, is inequate mo na siya sa ano, sa zero, nilipat mo sa kabila itong W over GA na to. No, so para siyang equilibrium, kumbaga. Diba? Kaya siya tinawag na ano, na dynamic equilibrium. Okay, pero hindi siya ano ha, hindi siya static equilibrium. Na static equilibrium kasi, big sabihin at rest, 'di ba? So dito hindi, merong acceleration 'yan. It will move. Okay, pero parang equilibrium equations kasi yung ano no, ginagamit nga natin dito. Okay? So this time class, ha, take note na dito sa dynamic equilibrium equation natin, no, meron na tayo dito class summation ng moment. Diba? So iba to dun sa analysis of particle nga na puro summation lang tayo ng forces sa horizontal tsaka summation ng forces vertical. So dito meron na tayong summation ng moment. Okay, pwede nang gumamit dito class ng moment equations para ma-solve kung ano man yung unknown na pinapahanap dun sa problem. So para lang din maano natin no, ma-summarize natin yung steps natin dito. Okay? So yung first step natin dito class, kailangan mong i-drawing yung free body diagram. Okay? So let's say ito yung free body diagram. Pero ano mo na ha, ito actually na yung free body diagram pala. No? So isama mo dito yung ano, REF. So yung REF naman ha, hindi naman mahirap ilagay siya dito sa free body diagram. Ha? Kasi again, ang REF, yan ay opposite ng direction ng motion. Okay? Or direction ng acceleration or direction ng resultant. No, and then nag-a-act siya dun sa center of gravity. Okay? So yun yung una mong gagawin, i-drawing mo yung free body diagram kasama yung REF sa FBT. Ngayon, yung ikalawa class na kailangan mong gawin, kailangan mong i-solve yung REF. So dito, pwede mong i-solve yung REF kapag given yung acceleration. Kasi yun nga class, yung magnitude class ng REF equal lang siya sa W over GA. So kung given yung weight nung rigid body natin, tsaka yung acceleration given. So, pwede mong ma-solve yung REF. No? So, another way ng pag-solve din naman ng REF, class yun nga, pwede mo nang ano, kumbaga, gamitin yung mga dynamic equilibrium equations natin. No? So, may mga ganong problems ha, na ang gagamitin mo is mga dynamic equilibrium equations no, para ma-solve yung REF. Okay? Especially kapag hindi given nga yung acceleration, ganyan. No? So, ayan, meron tayong sample problem na gano'n, no? Yung RF nakuha siya using yung mga dynamic equilibrium equations natin. Okay? So, mula dito, sige, mag-try na tayo na mag-solve ng sample problem. Okay, so for sample problem number one, the car shown in the figure below is given a rightward acceleration of 8.05 feet per second squared. The sum of the frictional forces F1 and F2 under the wheels is 20 pounds. Find the values of N-1, N-2, tsaka P. So ito class yung car. Wow, car ba talaga yan? So this is a car daw. And then nag-move daw siya. Or meron daw siyang rightward acceleration na 8.05. So ibig sabihin yung direction ng motion niya class is pakanan, no? Tapos may acceleration nga siya na 8.05 no? Feet per second squared. Okay? Tapos, meron tayo ditong ano, ha, frictional forces. Ito yun, yung F1, tsaka yung F2. Pero actually, binigay na yung frictional forces. Yung sum daw ng frictional forces F1 and F2 natin is 20 pounds na, no? Okay? Ngayon, pinapadetermine din sa atin dito, or ito yung mga pinapadetermine sa atin, rather, no? Yung N-1, normal force dito, normal force dito. Okay? And then yung P, no? So, tatlo yung ano na yan, no? Unknowns na yan. Okay, actually, okay, oh, tama, tatlo. Kasi acceleration known naman eh. Pati F1 at F2 known sila, no? Okay, sige. So, sulat muna natin mga given natin. So, meron tayong acceleration na 8.05 feet per second squared. Meron tayong F1 plus F2 na 20 pounds. And then, meron tayong weight, ha? Di siya binanggit sa problem, pero nasa drawing, ha? Na yung weight nung car natin ay 1,000 pounds. Okay, so mula dito, sige, ano bang unang step natin? Kasi i-drawing natin yung free body diagram. No, na included na kumbaga yung REF natin. So para sa FBD natin, para dito sa car na to. So actually ito na yun mismo. So madadagdag na lang yung REF. So since ang direction ng motion natin ay pakanan, so dapat class yung REF natin pakaliwa. And then yan ay mag-a-act dito sa center of gravity ha. Okay. So mula dito
anong next natin class na nagagawin, ano yung next step nga natin class, isolve natin yung REF. Okay, so para dun class sa pagsosolve ng REF, no? Dito class, madali lang masolve yung REF eh, kasi may given na acceleration, tsaka weight. Diba? So yung REF, pwede mo na lang isolve class. So this will be equal to W over G times A. So wherein yung W, 1,000 pound. And then yung G dito, kung pounds tayo class ha, take note, ang G natin dapat 32.2 feet per second squared. Tama. And then yung acceleration naman natin given 8.05. Okay? Sige, so solving for REF, ito na siya class, 250 pounds. Okay, so yung RF ngayon na yan, magagamit na natin yan, no? Okay, ngayon, take note din class ha, yung mga, para dun sa mga positioning nung ano natin ha, mamaya magagamit natin yung mga distances na yan. Itong P na to, 2 feet siya mula dito sa, actually dito yan sa ground, no? But dyan sinukat sa F2. Dito yan nakasukat sa ground. Okay, tapos 3 feet ito mula dun sa center of gravity papunta dun sa ground. And then mula dito sa center nitong wheel halimbawa papunta dun sa center of gravity, 5 feet ito din, 5 feet. So maggamit natin yung mga dimensions na yun mamaya ha. Anyway, sige. So dito, okay na tayo sa FBD, nakuha na natin yung REF. So gamitan na natin to ng ano, mga dynamic equilibrium equations natin para ma-solve itong mga pinapahanap N1, N2, tsaka P. Yung N1 at N2, mga vertical forces, yung P naman, horizontal force. So baka pwede natin magamit yung summation ng forces horizontal. Kapag ba nag-summation tayo ng forces horizontal, ano bang mangyayari class? May P tayo, may REF tayo, may value na tayo niyan. May F1 at F2 nga tayo, 20 pounds daw yun eh, no? Yung F1 plus F2. So actually, pwede natin makuha yung P, no? By summing of forces horizontal. Okay, let's say yung pakanan yung positive. Okay, so yung P positive, yung REF ay negative kasi pakaliwa yung REF, no? Tapos yung F1 at F2 natin, pareho ng direksyon yan na pakaliwa, ha? So yan ay negative din, negative F1 plus F2. So equal yan to 0. Ngayon, yung REF, meron tayong value para dyan. Tsaka F1 plus F2, may value din tayo, which is 20 pounds. So pwede natin makuha dito class yung P. Substitute mo lang yung nakuha natin na REF na 250. And then yung meron tayong given na F1 plus F2 na 20. So magiging minus 20 siya dito. Equal to 0. So solving for P, ito class ay 270 pounds. So ito na pala class. No? Pwede mo na i-box yun. Actually. So ito na class yung P natin, which is equal to 270 pound. Okay. So mula dito, pinapakuha din yung N1 tsaka N2. So paano ba natin makukuha yung N1 at N2? Kapag tayo ay nag-summation ng forces vertical, dalawa kasi yung unknown eh, N1 at N2 eh. No? So wala kang makukuha. So dito na class papasok na pwede kang gumamit ng moment equation. So para dun sa moment equation, so saka ba pwedeng mag-moment na pwedeng makancel yung isa sa mga unknown natin. No? So yung mga unknown natin dito, yung N1 tsaka yung N2, di ba? So, plus, isipin mo, kung ilalagay natin yung, let's say dito tayo mag-moment. Okay lang ba? Dito tayo mag-moment. Actually, yung solution na nilagay ko nga dito eh, no? Cancel dyan yung P. Kasi dadaan dyan yung P. No, pero pwede rin dito pala class, oh. Dito. Kung dito ka mag-moment, okay, dito sa point na to, kung saan nag-a-act yung N2 at F2, actually yung F1 din dadaan dyan. No, so yung masasama lang sa moment is itong N1, yung P, tsaka yung 1,000 pound. Tama, so pwede yun. No? Pwede mong itry yun. Pero dito, ang solution na lang na gawin natin, dito natin ilagay yung ano, yung, or dito tayo mag-moment. No? So makancel dito yung N2 tsaka yung P. Sige, mag-moment tayo. So taking moment, let's say ito yung point A. Actually, ito pala siya. Okay, so huwag mong kakalimutan class yung ano, ha, REF dito. So taking moment about point A, so hindi masama dyan yung P tsaka yung N2. Tama? Okay. So sige, simulan natin sa mission ng moment. Mag-start tayo dun sa N1. Yung N1 natin ngayon class, ano yung moment arm niya from point A, yan ay 5 plus 5, ilan yun? 10. At ang ikot niya about point A clockwise. So let's say ang sign convention natin dito clockwise yung positive, ha? Okay. Yung N2, wala tong moment ha about point A kasi dadaan yan dito sa point A. And then yung F1 naman, no? Ang moment niya about point A ay F1 times yung moment arm niya na 2. Tama, so ito ay 2 din, no? 2. Okay.
So let's say, ano ha, nasa, kumbaga, itong ground na to, tsaka yung position ng F1 at F2, same sila ha. So inano lang natin. So nasa same position naman sila. Okay, anyway. So, yung F2 natin, yun din yung moment. Ang moment arm ay 2 at ang ikot niya clockwise din. Kaya positive F2 times 2 din. And then yung 1,000 naman, yung moment niya ay 1,000. Tapos moment arm niya itong 5. Tama. So, yan ay 1,000 times 5. Tapos ang ikot niya ay counterclockwise. Kaya negative din siya. Tapos yung REF natin, ano yung ano niya? Moment arm. Plus ang moment arm ng REF natin, dito sa may point A, baka malito ka dito. Hat, ito, 3 ito. Tapos ito, 2. So, ibig sabihin ito, parang not to scale to ha. Ibig sabihin ito, 1 feet to. So, yun yung moment arm ng REF about point A. No? Kaya 1 yung moment arm niya. Tapos ang ikot niya, counterclockwise, kaya negative. Okay, so this will be equal to 0. So, ito actually, yung F1 plus F2, pwede mo kasing gawing ano yan eh. No? Same sila ng moment arm. So, F1 plus F2 no, times 2. Ito din yun. No? So, F1 plus F2 kasi yun yung meron tayo, 20 pounds. Tama. So, dito yung REF2, nakuha na natin yung kanina, no? May value na tayo dyan. Tapos, N sub 1. Okay? So, yan yung hinahanap, no? So, yung REF natin kanina, 250, ha? Okay? So, ang unknown na lang dito class is yung N sub 1. So, solving for N sub 1 from here. Okay? Plus, ang kakalabasan ay 521. So, same lang din siya, no? Dun sa sinabi ko class, ha? Na kapag dito ka nag-take ng moment, no, kung saan nag-a-act yung N2 at saka yung F2, no, pwede rin class. Yun lang din yung lalabas. Ang N sub 1 ay 521 pounds. Okay. So mula dito, ang hindi na lang natin nasusolve class is yung N sub 2. So actually, pwede ka na nga lang mag-summation ng forces vertical eh, no, para makuha yung N sub 2. Pero, yan. Pwede rin actually mag-moment ka kung trip mo pa rin mag-moment. No? Let's say dito ka mag-moment, kaya dito. No, or dito, kung saan mo nga trip. No, makukuha mo yung N sub 2 pag gano'n na. Pero ito, summation na lang ng forces vertical. So, yung pataas, let's say, yung positive. So, yung N sub 1, positive. N sub 2, positive. Tapos yung 1,000 natin, pababa, negative 1,000. So, yung N sub 1, na-solve mo na, 521. So, pwede mo nang masolve yung N sub 2, which is equal to 479 newton. O, ito na class, no? Naibigay na natin yung mga sagot na N sub 1, N sub 2, at saka P. Okay? Ah, sige. So, mula dito, proceed tayo sa sample problem number 2. For sample problem number 2, the uniform block shown in figure P1077 weighs 200 pounds. So, ito yung class ha, yung uniform block. Okay? So, yan ay may 200 pound daw na weight, no? So, it is pulled up the incline by the force P. So, may humihila daw sa kanya na force P, which is equal to 300 pound. So, pinapadetermine dito class yung maximum and minimum values of D so that the block does not tip over as it slides up the incline. Okay, so pinapa-determine itong distance din na to. Actually, yung maximum tsaka minimum daw. No, so, mamaya, i-analyze natin yan kung paano natin makukuha yung maximum tsaka minimum values of D na yan. No? So, may binigay dito class na coefficient of friction which is equal to 0.20. Okay, so i-ano lang natin class yung mga given natin. No? So, meron tayong weight na 200 pound, ha? Tas P na 300 pound. Tas meron tayong coefficient of kinetic friction na 0.20. Okay, so ang solution natin dito class, again, katulad ng ginawa natin kanina, i-drawing mo yung free body diagram, no, na included na yung REF. So, ito, drawing natin class. So, dito class ha, ito lang din naman yon. So, syempre yung weight niyan class ay mag-a-act sa, let's say yung center of gravity niya nandiyan, no, sa gitna ng 4 feet na to, no. So, 2 feet. 2 feet siya dito, 2 feet siya dito. Okay, anyway, sige. So, let's say nandiyan yung center of gravity. So, dyan mag-a-act din yung weight, no, na vertically downward. Okay, tapos yung force P natin. Okay, tapos class ha, take note na since may given na coefficient of friction, merong frictional force tayo dito ha. And since ang magiging motion natin dito ay up the incline, no, hiline pataas ng P, no, up the incline. No, itong block na to. So yung magiging motion niya is pa ganito, di ba? In this direction. No, yung acceleration niya in that direction din. Okay? So yung frictional force ay opposite no, nung direction ng motion. So ito class yung frictional force natin. And then may normal force din tayo dyan. And then, class, yung REF ha, kailangan i-include natin yung sa free body diagram. So again, yung REF, yan ay mag-a-act opposite dun sa direction ng motion.
Okay, so yan ay ano din ha, since yung direction kasi ng motion parallel dun sa incline, 'di ba? So yung REF din parallel din yan dun sa incline. Okay? And then opposite siya nga nung motion and then mag-a-act siya dito sa may ano, center of gravity. Okay? Tapos yung magnitude ng REF, take note class ha, equal lang din siya dun sa magnitude ng resultant or yung W over G times A. Okay? So in this case, okay, ito na yung free body diagram natin. Actually pala class, sige, ano ko na din nga. Nabanggitin ko na din ito. So ito yung weight W natin. So ito kasing ano natin, naka-incline na surface natin. Force triangle yung meron dito, no? Force triangle tuloy. Slope triangle rather. Na merong rise na 3, tas may run na 4. So dito, para hindi ka malito, no? So di ba kapag may angle ka dito na, halimbawa, theta from the horizontal, no, sige, dito, i-drawing natin. Kunwari, meron kang naka-incline, meron kang angle from the horizontal na theta. Kapag gumawa ka dyan ng perpendicular line, kumbaga line na perpendicular dito sa naka-incline, tapos gumawa ka ng vertical line, plus itong angle na to, mula dito sa perpendicular line, papunta dito sa vertical na to, di ba theta to? Okay, ngayon, kung slope triangle yan, so let's say para dito sa slope triangle na to, let's say ito theta to. No? Ngayon, kung tayo ay gagawa dito class ng line na perpendicular dun sa naka-incline, tapos gagawa ka ng vertical line dyan. Okay, itong angle ngayon na to class ay theta. Tama. So, yung ano ngayon na yun class, yung angle theta na yun class, kung bubuo ka ngayon class ng slope triangle dito sa dito, yung mula dyan sa vertical line, yung slope triangle niya, ito yun. Kasi ito yung theta eh. Tama, wherein yung magiging slope triangle mo, yung ka-opposite nung theta is yung 3. So dito, yung ka-opposite nung theta is itong 3. No? Tapos yung adjacent side nung theta is yung 4. So yung adjacent side dito nung theta is yung 4. No, magulo ba yung drawing ko, class? Ayusin natin. Okay? So siguro gawa ako dito ng panibago sa baba para maayos yung pagkakadrawing. So halimbawa, meron kang ano, naka-incline. Tapos may slope triangle. 3 yung rise, 4 yung run. Kasi ito halimbawa, theta. So kung maglalagay ka ng perpendicular dyan na line dun sa naka-incline, tapos maglagay ka ng vertical na line. So itong angle na to, theta din to. Ngayon, kung gagawa ka class nga nung, kumbaga, slope triangle, no, na yung theta niya is katumbas nito, no, or ito, no, yung slope triangle na mabubuo dyan class ay ito. Paganon. Wherein ito yung theta. Diba? So parang ano yan? Similar triangle ba? Diba? Kung ito yung ito, tapos ito, tapos ito theta to. Diba? Kung meron kang triangle na pa ganyan. Kumbaga. Okay. Sige. So ito theta din to. Ibig sabihin. Tama. And dito nga sa theta natin, yung opposite side is yung 3. So ibig sabihin, ito yung 3. And then yung adjacent side ng theta, ito yun yung 4. So kumbaga, nabaliktad siya. No? 3 at 4 dito. No? So yun na lang kasi gagamitin din natin, no? Itong slope triangle na to. No? Kasi yun nga, kapag kunwari, nag-summation ka ng forces with respect to the x prime axis tsaka y prime axis. No? Yan na lang yung gamitin mo, yung slope triangle na yan, instead na solve mo pa yung theta. No? Okay, anyway, sige. So mula dyan, lang ha. Dito natin to, linisin natin. Okay. So mula dito, ito na yung free body diagram, di ba? So anong next na gagawin natin class? Yung REF. Class yung REF ba dito, paano kaya natin masosolve? Walang binigay na acceleration. Taba, wala, unknown ang acceleration. So para sa pag-solve natin ng REF, class ang gagawin natin dito, gagamitin na natin yung mga dynamic equilibrium equations natin. No, so class, yung mga dynamic equilibrium equations natin, ha, so kapag nag-summation ka ng forces horizontal with respect to the x prime axis, sige, gawin natin. No, ang masama dyan yung P, yung REF, yung F, at saka yung ito, yung horizontal component ng W with respect to the x prime axis. Tama, o, gawin natin. So, summation ng f x prime is equal to 0. Yung mga pakanan, let's say, ay positive, no? Okay. So, dito, yung p natin ay pakanan. So, positive p. Yung f natin ay pakaliwa.
So negative F yan. And then yung REF natin pakaliwa. So negative REF. And then yung W natin, yung vertical, yung horizontal component niya with respect to the X prime axis ay W times 3 over 5. So yung 5 dyan, yun yung hypotenuse nung slope triangle natin. No, yun yung technique na ginagawa natin. Ito yun eh, yung horizontal component nung W natin with respect to X prime axis. So dito class, yan ay, kumbaga ang paggawa natin dyan, W, sulat mo W, tas multiply mo by a fraction yung nasa denominator, is yung hypotenuse nung slope triangle natin, which is 5. And then, yung nasa ibabaw is yung side dun sa slope triangle, nakaparallel nito. So, ano ba yung side sa slope triangle, nakaparallel nitong horizontal component na kinukuha natin? Ito yung 3, kaya yan ay 3 over 5. Okay? Sige. So, mula dito, may value tayo ng P, may value tayo ng W. Okay, so yung F na lang, no? Wala tayong F. So, di pa rin makukuha yung RF. Pero actually, yun nga, class, meron tayong frictional equation na pwedeng pagkuhanan ng F, which is yung mu times N. Tama? So, kaya lang, kailangan natin kunin yung N. Paano ba natin makukuha itong N na to? So, class, pwede mo makuha yung N yan. Kapag nag-summation ka ng forces, vertical with respect to the y prime axis. No? With respect to the y prime axis. Okay. So, dito ang mangyari yung pataas, let's say, positive. So, yung N, positive. And then, yung W natin, yung vertical component niya with respect to the Y prime axis, ito yon. So, yan ngayon ay W times yung denominator ay yung hypotenuse ng slope triangle. And then, yung nasa ibabaw is yung kaparallel niya dun sa slope triangle, which is 4. Tama? Okay. So, mula dito, class, may W actually tayo. No, ang W natin, 200 pounds. So, pwede natin makuha, class, yung N. Yung N natin ay equal lang sa 200 times 4 over 5 or 160 pounds. Okay? So, pwede mo na ngayon yan isubstitute dito since may given tayo ng mu. Okay? So, pwede natin makompute yung F. So, ang mu ay 0.20, ang N natin 160. So, ang F natin 32 pounds. So, substitute mo na siya dito. Okay, so meron na tayong F. So REF na lang yung unknown dito. You can now solve for REF. At ang REF natin, class, ay 148 pounds. Okay, o yan na yung REF natin. So yung sumunod, class, na step natin, since na-solve na yung REF, yun na, pwede na natin gamitin yung dynamic equilibrium equations natin, especially yung moment, kasi dito nagamit na natin iba eh, no? Para po sa pag-solve ng REF. So yung moment ngayon, no? Yung moment equation doon, sa dynamic equilibrium natin. Magagamit natin yan para ma-solve yung unknown na, actually ito yung pinapahanap sa atin eh, no, yung maximum tsaka minimum values of D. So, discuss natin yan. Kailan ba nagiging maximum itong D na to? Tsaka kailan siya nagiging minimum? Class, magiging maximum siya kung malaki siya, di ba? So, kailan ba magiging malaki yung D natin? Kapag yung P natin, let's say, exage natin ha. So, kapag yung P natin, let's say, ito. No? So, let's say, ito yung distance D. No, so, dyan magiging maximum yung distance D. And kapag nandyan yung distance D, medyo nakataas, no, ang nangyayari dito, class, sa dito sa block na to, class, pwede siya mag-tip over. So, ganito yung pwede niyang pag-tip over na mangyari. Okay? Tama. Okay. So, pwede siya mag-tip over dyan. So, in this case, class, ha, itong pag-tip overan niya, itong point na to, tinatawag nating pivot yan, at dyan ka mag-tip, class, ng moment. Okay, dyan sa point A. Dito yun, which is dito rin yun sa point na yun. Same point. No, point A din yan, no? Okay? Ngayon, kailan naman magiging minimum yung value ng D? Class, magiging minimum yung value ng D kapag medyo nasa baba yung ano natin. Pag medyo nasa baba yung P natin. Tama? So, kapag medyo nasa baba yung P natin, ang magiging ano naman dyan, pag tip over, no, pwede mag tip over, class, yung block natin, class, this way. Kasi maliit yung ano yun, no? Nasa baba yung ano, na-imagine mo ba? No? So, pwede mag-tip over pa ganun. No? Kapag medyo nasa baba yung force P natin. No? Pwede mag-tip over ng paganito. No? Yung block natin. Okay? So, this time, ang magiging pivot niya is ito, yung point B. So, yung point B, ito yun. So, dyan ka mag-tick ng moment in that case. Okay? Sige. O, gawin natin ito, class. Mag-start tayo dun sa pag-solve ng maximum value of T. So, ito nga yun, no, yung mangyayari. So, drawing lang natin ng maayos din yung free bad diagram kapag nag-tip over siya.
So ito class yung mangyayari. So yung P natin, yun pa din naman yun. Yung distance D, itong distance D na to, ito pa din yun. Okay? And then yung REF natin na to, ito pa din yun. And then yung W natin na yan, ito pa din yun. Okay? So class, ang mangyayari dito, no, saan tayo magtitake ng moment? Class, magtitake na tayo ng moment dito sa may point A. Okay, so mag-start na tayo mag-take ng moment dito sa may point A. Para di ka mahirapang tingnan ito, class, ha? Dito ka tumingin. Okay, class, ang nangyari dito pala actually, yung normal force natin, kasi kapag mag-tip over na siya, yung normal force natin, class, mapupunta na dito. Kung saan yung pivot. No? Diyan na mag-act yung normal force. Eh kung diyan ka mag-moment, class, diyan sa pivot na yan, mawawala na yung normal force. Kaya huwag kang magtaka, ha, kung ba't bigla nang nawala dito yung normal force. No, kasi yun ay mag-a-act dun sa may pivot. No, so hindi na siya masasama. Okay? Dun sa natin, no, kapag nag-summation tayo ng moment, no? So taking moment at point A equal to 0 clockwise yung positive. Okay. So in this case, class, ano gusto mong unang i-moment? Una nating i-moment, class, yung P. So taking its moment about this point A. So yun ay P times D, ito yun. Okay? So ang ikot ng P about point A ay clockwise, kaya positive siya. Tapos yung W naman, class, para dito sa W, kapag i-moment mo siya sa point A, class, kunin mo yung horizontal at vertical component niya with respect to the X prime at Y axis. So yung vertical component niya with respect to the Y prime axis, let's say ito. So ano ito? Class, ito ay W, ano yan, W, tapos 5U na sa ilalim, yung hypotenuse ng slope triangle natin. Tapos ano yung kaparallel niya? No, nitong component na to dun sa slope triangle, yung force, so yun yung ilagay mo dito. So ito yon, W times 4 over 5. Tapos ang moment arm niya, class, about point A is ito, kalahati ng 2 feet. 2 feet to eh, yung buo na to eh. Ayan, 2 feet. So kalahati ng 2 feet. Ilan, class, yung kalahati ng 2 feet? Kalahati ng 2 feet ay, yung kalahati ng 2 feet, class? 1 feet or 1 foot, ito yun. No, tapos ang ikot niya, class, counterclockwise din about point A, kaya negative. Okay? Tapos yung meron din yan, class, horizontal component. So let's say ang horizontal component niya ay, saan ba natin ilalagay yung horizontal component niya? No? So dito na lang natin ilagay yung horizontal component. Okay? Sige. So ito yung horizontal component niya. At ano yung horizontal component? W. Tapos 5 yun na sa ilalim. And then ano yung kaparallel nito dun sa slope triangle? Yung 3. So ano naman yung moment arm niya, class, kapag inikot sa point A? Class, ang moment arm niya kapag inikot sa point A, kalahati ng 4. Baka malito ka, baka yung D yung magawa mo, ha? Hindi. No? So hindi naman nasa, kumbaga, tapat ng center of gravity yung P. Eh, no? Okay. So yan, class, ay kalahati ng 4 feet. No? So ano yung kalahati ng 4 feet to feet? Tapos ang ikot niya about point A, counterclockwise din, kaya negative. And then yung REF din, i-moment mo about point A. So ang moment arm ng REF na din, class, is itong 2. Diba? Kalahati din ng 4, kaya REF times 2. Tapos ang ikot niya rin about point A, counterclockwise, kaya negative siya dito. So dito actually may value tayo ng P, which is equal to 300. May value tayo ng W, which is 200. And then REF, may value din tayo yan, 148. So class, pwede mo makompute dito yung D. So solving for D, class, ang lalabas ay 2.32 feet. Okay? So yan, class, yung maximum. So matcha-check din natin ito mamaya kung ito nga ba yung maximum. So that mas malaki siya kaysa dun sa minimum, di ba? Okay, sige. So ito, pwede mo na actually ito i-box. So this is already D, maximum D. D max. Okay. So now, para naman dun sa minimum na value nung D, so dito siya mag-tip over in that case. So medyo nasa baba, no? Yung location nung force P natin, halimbawa dito, no? So mula dito, ayan. So yung REF natin, same pa rin naman yung position niya. W, same position pa din. And then dito na tayo ngayon, class, magmo-moment, ha? Dito sa point P. Okay, so taking moment about point P, ano gusto mo unang i-moment? Ito na lang unang REF. Clockwise yung positive, ba? Yung REF, i-moment natin dito sa point P. So ito din yung class. So ang moment arm niya is kalahati ng 4, which is 2 feet. Ito yun. Tapos ang ikot niya, counterclockwise ka, negative. And then para naman dun sa W, so katulad din nung kanina, dito mo na lang tingnan para di ka mahirap kung tingnan. So yung vertical component niya, yun pa din naman, W times 4 over 5. Tapos ang moment arm niya na kung dito imo-moment, yun pa din actually 1 foot.
Tapos, ang ikot niya na about point B this time ay clockwise, kaya positive na siya dito. Okay, and then para naman dun sa may horizontal component niya with respect to the x prime axis, yan ay W times 3 over 5. Tapos ang moment arm niya about point B is kalahati ng 4. Ano ang kalahati ng 4, 2? Ayan. And then, yung ano natin class, yung P din natin, no, i-moment mo sa point P. So, ang moment arm niya class is itong D. Ito nga, yung D na to. No? Okay. So, yan ay P times D. Tapos, ang ikot niya about point P ay clockwise. Okay? Kaya positive. Okay? So, this will be equal to 0. So, may value ka ng W, may value ka ng P, may value ka ng REF. Plus, ang makukompute mo dito is yung D. At ang lalabas na D dito class ay 1.2535. So true enough class, ito ay mas maliit kaysa dun sa nawa nating D kanina, di ba? So ito talaga yung ano, minimum. Okay? Sige. So mula dito class, ito na yung mga sagot para dito sa problem na ito. So that would be all para sa discussion natin na ito for this lesson. So if you have questions, you can reach out to me, no, through Microsoft Teams chat. Okay, so I hope that you learned. Thank you.